Horacio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa inyo upang hilingin ang inyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan ninyo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod ninyo kami sa pag-asa at patatagin mo ang aming pananampalataya. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalain ninyo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang pandemya sa aming bayan sa pamamagitan ng mga bakuna. Maging tapat nawa sa kanilang tungkulin ang mga taong nangangasiwa sa pagbabahagi at pagtanggap ng mga bakunang ito, nang maging lubusang ligtas na ang lahat sa malulubha at nakamamatay na epekto ng virus na ito. Gabayan ninyo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng higit pang mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan ninyo ang mga lumilingap sa may sakit nang malaki pa ng husay at malasakit ang kanilang pagkalinga. Pagkalooban ninyo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang ninyo sila sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin niyo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin ninyo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban ninyo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuting ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama ninyo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal ni Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Colomso, ipanalangin mo kami. Tayo ng mga buhay pa sa panahon ng pandemya ay binibigyan. Magsitayo po ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri anay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno,
awit at pag-uri, alay namin sa'yo. Hindi ng dalangin at pasamo ng bayan mo. Di ba poong Jesus Nazareno? Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Vicente de Paul, isang pari. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring si San Vicente ng mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Ipagaloob mong kaming pinag-aalab ng gayunding layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang ipinangaral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi sa akin ng Panginoon, ganito ang sabihin mo, sabik na akong ipadama sa Jerusalem ang aking pagmamahal at ang puot ko'y nag-aalab laban sa mga dumuhagi sa kanya. Babalik ako sa Jerusalem at maninirahan uli roon. Ito'y tatawaging lungsod ng katotohanan at ang bundok na itinalaga sa akin ay tatawaging banal na bundok. Hahaba ang buhay ng mga taga-Jerusalem. Marami na uling makikitang matatandang babae't lalaking nakatungkod na naglalakad sa mga plaza at lansangan. Ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang naglalaro. Aakalain ng mga natira sa Israel na mahirap itong mangyari. Sabihin mong sa akin ay walang hindi mangyayari. Ang mga anak ng aking bayan na natapon sa mga lupain sa silangan at kanluran ay ililigtas ko at muling ibabalik sa Jerusalem. Sila ay magiging bayan ko, at ako ang magiging Diyos nila. Ako at sila'y mananatiling tapat sa aming tipanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy mahayag kapag Siyon ay natatag. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan, iyong dinirinig,
ang pagtataguyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan, sa pag-iingat mo sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahayag, sa Siyon o Poon ika'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Panginooy mahahayag kapag Siyon ay natatag. Magsitayo po ang lahat. Sarili ihain, lingkod manunubos natin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, ang sino mang tumatanggap sa batang ito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Sinabi ni Juan, Guro, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat siya'y hindi natin kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Tunay nga po na kapag ang namamayani sa paligid natin, sa simbahan, sa gobyerno, kapag ang umiiral ay yung pagpapagalingan, pagbubuhat ng mga bangko, no, kanya-kanyang pabida, kanya-kanyang pagpapahayag na sila ang magaling, ako ang magaling, buong bansa, buong simbahan, nagdurusa, naghihirap. Lahat tayo nakakaranas, no, kapag may mga, kahit kami, no, sa mga pari, kapag may nagpapataasan, naapektuhan ng simbahan. Kapag ang mga leader ng gobyerno nagpapataasan, naapektuhan ang buong bansa. At hindi tayo umuusad, no, dahil para bang nangingibabaw tuloy yung naghihilaan imbis na itulungan, iangat ang isa, ang bawat isa at magtulungan, ay para bang naghihilaan tayo. Alam na po ninyo yan, no? Iba sa inyo, baka mag-iisip na naman, Father, wag na natin pag-usapan yan. No? Kasi, pero sadyang hindi maiwasan dahil ang salita ng Diyos ay aral
na applicable para sa lahat, sa simbahan, sa pamahalaan, lalo tigit sa pamilya. So, ilagay ko na lang muna sa pamilya, no? Kapag umiiral po itong pagpapagalingan, sino ang higit na naaapektuhan? Ilagay pa natin ang specific. Kailangan mo, suriin natin mabuti, no? Hindi ko alam kung ano ang inyong mga background, ano ang inyong mga dahilan, pero tingnan natin yung aspeto na bakit gustong-gusto mong yumaman? Bakit gustong-gusto mong umasenso? Umangat. Bakit gustong-gusto mo? Yung pagsusumidi, yung paghahangad mo talaga, no? Talagang maging kagaya ka ng iba na mayaman, no? Pag sinabi mayaman, may iba-ibang bahay, kotse, maraming pera. Bakit? Ano ba yung dahilan nito? Kasi kahit sa mag-asawa po, kahit sa mag-asawa, kapag hindi natin to nabantayan, na ang nagmamotivate sa atin ay yung gusto nating sumikat, gusto natin talagang umangat, na kahit kayo mismong mag-asawa, para bang may competition? Sa mga nasa abroad, bakit gusto nyong mag-abroad? Ang dahilan po, no, ng marami, para mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya, lalo na ang mga anak. Wala pong problema, no? Maganda po yun. Pero suriin natin, tingnan lang natin, no, ng mas malalim, bakit ka ba nandyan? Bakit gusto nyong mag-abroad? Kasi sa pag hindi natin namamalayan, bakit nasira kayong mag-asawa? Bakit kayo nagkakahiwalay? At sino ngayon ang napapabayaan? Ang mga anak. Bakit ilang taon na kayo sa abroad? Yung anak ninyo, umalis kayo, wala pang ngipin. Ngayon, matanda na. Andun pa rin ba yung dahilan? Bakit? Ano ba yung dahilan? Ano? Gusto mo, ayaw mo nang maghirap? Kasi sabi mo, mahirap eh, di ba? Mahirap, maging mahirap. Kaya kailangan na magpursige. Pero itama lang natin, no? Yung direksyon. Baka kasi nawawala tayo sa yung dahilan natin, eh. Yung maging maayos ang buhay. Pero sabi ko nga, baka pati sa mag-asawa, nagpapataasan na. Baka pati sa mga mag-asawa, nagpapagalingan na kayo. Na kayo din naman yung nasisira. Nag-abroad, hindi naging matatag. May mga kasama na, may kanya-kanya na. Eh, may kasama na po siya doon. May partner na rin po siya dito. Sino ang naiiwan? Di ba ang mga bata? Na siyang, no, pinapahayag din sa ebanghelyo natin, mahalaga at napakalapit ng Poong Nazareno sa mga bata. So, hindi po tayo pwedeng magpatuloy na sarili lang natin ang ating iisipin. Sa bawat desisyon na atin pong gagawin at ginagawa, lagi natin isasaalang-alang ang kapakanan ng maliliit, ang kapakanan ng mga bata. Sino ang higit na maghihirap? Sino ang higit na magdudusa? Dahil lamang sa mga ambisyon natin sa buhay, dahil lamang sa mga hangarin natin na ma-promote o masenso, maging maayos ang buhay, maging sitting pretty pagdating ng araw. Pero yung ngayon, no? Kaya nawa po, no? Yung paanyaya ni Jesus sa atin, pag-isipan natin ng mabuti, pagdasalan natin ng mabuti. Kasi kung mayroon na sa ating puso yung motivation natin, yung nagtutulak sa atin, eh para lang maging angat ka sa iba, eh medyo slow down, no? Hinay-hinay lang.
para nang sa ganun, hindi nako-compromise yung relasyon natin sa bawat isa. Nalutigin relasyon no, natin sa Diyos na siyang patuloy na gumagabay at umaakay sa atin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang maging karapat dapat tayo na maging kanyang mga anak. Ang ating pong itutugon, walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang simbahan naway maging tunay na instrumento ng pagpapalalim ng pananampalataya ng mga bata. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga pinuno ng gobyerno naway magpakita ng tunay na malasakit para sa kasiguruhan ng mas mabuting kinabukasan ng lahat ng bata. Maging ligtas nawa ang mga bata sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga magulang naway magturo sa kanilang mga anak ng tamang panuntunan na dapat pahalagahan at itaguyod ang kanilang edukasyon at pagsasanay. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga may sakit tulad ng mga bata naway magkaroon ng pananalig sa Diyos Ama na nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga yumao naway maakay muli sa tahanan ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Paghahanda ng alay ay narito poon ang anak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay dugo mo't katawan. Amin tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa banal na paghahain ginawa ni San Vicente ay matularan niya ang kanyang ginagampanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito kami makabagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyuri. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Vicente ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay iniyahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon
sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababahan loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kailooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha
Kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan ng kanyang pagtatangkilig sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yari aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Bakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga daladalang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, isang magandang araw po sa inyong lahat.